Sa pagsabog ng dalawang pinakamalakas na bansa sa gitnang Asya, sino ang lamang at sino ang tihado? Iyan marahil ang tanong na maaaring sumagi sa isipan ng karamihan sa gitna ng nagaganap na sagupaan sa pagitan ng Iran at Israel. Ang alitan na ito ay matagal nang nag-iinit sa mga nagdaang taon. Pero ngayon, tila tuluyan ang kumulo ang dugo ng dalawang bansa para sa isa't isa. Sa mga hindi nakakaalam, matagal nang sumisiklab ang away ng Israel at Iran na tinaguri ang Israel-Iran proxy war. Ang punot dulo nito ay maaaring nagmula sa katotohanang hindi kinikilala ng Iran ang Israel bilang isang totoong bansa dahil sa pagsakop nito sa lupang dapat ay pag-aari ng mga Palestinians. Hindi pa nakatulong ang taliwas na paniniwala nila dulot ng impluensya ng dalawang magkaiba ang relihiyon. Ang kampo naman ng Israel, matagal na ring maasim ang tingin nila sa Iran dahil sa pagsuporta nito sa mga teroristang grupo gaya ng Hezbollah mula sa Lebanon, Houthis ng Yemen at Hamas ng Gaza. Idagdag na rin dito ang di umanong pagde-develop ng Iran ang sarili nilang nuclear weapons sa mga nagdaang taon. Nitong April 13 ay sumabog na nga ang ilang taong nangingit-ngit na galit ng dalawang bansa laban sa isa't isa nang biglang magpadala ng tinatayang 330 drones at missiles ang Iran para sugurin ang Israel. Ang aksyon na ito ng Iran ay sinasabing ganti lamang dahil sa pagsukutin ng ginawa ng Israel sa Syria kamakailan. Bagamat hindi naging matagumpay ang pagsugod ng Iran dahil sa nagawang pag-intercept ng Israel ang halos 99% ng projectiles na tulong ng Estados Unidos, Britanya, France at Jordan. Bagamat hindi matagumpay ang pag-atake ng Iran sa Israel, sa pagkakataong iyon, mukhang hindi pa rin dito magtatapos ang lahat. Sa itsura ng sitwasyon ngayon ay mukhang nagsisimula pa lang uminit ang laban. Ang tanong, sa oras na magsalpukan ang dalawang bansang ito sa isang one-on-one war, sino kaya ang lalabas na panalo at sino ang uuwing talunan? Sa video na ito, tayo magkakaalaman. Round 1, military sized. Para maglungsad ng isang gera, isa sa mga dapat isaalang-alang ay kabuuang bilang ng mga sundalo na handang mag-alay ng kanilang mga buhay para sa bansa. Pagdating sa kampo ng Iran, hindi na nila kailangan mag-alala pa dahil ayon sa The New York Times, ang Iran ay may tinatayang 580,000 active duty personnel at reserve forces na pumapalo sa 650,000 nakatao. Kilala rin bilang matinik sa unit ang kanilang special force, ang Iran Revolutionary Guard Corps na merong estimated 125,000 personnel na binubuo ng mga army, navy at air units. Isa sa mga dahilan kung bakit ganoon na lamang kalaki ang puwersa ng Iran ay dahil kabilang sa kanilang batas na sa edad na 18 taong gulang ay kinakailangang sumailalim sa 2 taong mandatory military service ang lahat ng mga kalalakihan sa kanilang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit kilala ang Iran bilang isa sa mga bansang pinakamalaking army size sa buong Middle East. Sa kabilang banda naman, ang Israel ay may tinatayang 187,000 active armed forces at 565,000 reserve forces. Gaya ng Iran, ay meron ring mandatory military service ang Israel kung saan ang mga kalalakian ay required kumugol ng 2 taon ng military service at least 32 months naman para sa mga kababaihan. Ipinagmamalaki rin ng Israel ang Zayaret Matkal o ang kilalang Special Force Unit ng kanilang bansa. Sinasabing kasing bangis daw nito ang Delta Force ng Estados Unidos at maaaring ikumpara sa galing ng British Special Air Service
o SAS ng Britanya. Nakakabilib pero sa round 1, halata naman kung sino ang totoong panalo. Sa labanan ng numero, tiyak na lamang ang Iran dito. Sa bilang pa lang ng active forces ay malaki ang lamang ng Iran sa Israel. Kaya naman sa round 1, ang Iran ang panalo. Round 2, military budget. Hindi lahat ng bansa ay may kakayahan para paglaanan ng malaking pera o budget ang kabuuang operasyon ng kani-kanilang military forces. Bagamat malaki ang naitulong ng dami ng mga sundalo, dapat ding ikonsidera ang gagamitin ng mga sundalong ito para mas mapalakas ang pwersa gaya nila. Halimbawa na lang ay ang pagbili ng mga military equipments, pagdevelop ng mga makabagong armas, pagpapanatili sa kalusugan ng mga sundalo, ang sinasahod nila, ang mga military facilities at kaliwat ganang operasyon sa ginagawa nila bawat taon. Ayon sa Stockholm International Peace Research Institute, ang Iran ay pang-apat sa pinakamalaking military spender sa Middle East dahil sa budget nila na umabot sa tinatayang $10.3 billion noong nakaraang taon, kung saan ang porsyento na nilaan nila para sa Islamic Revolutionary Guard Corps ay lumaki ng 27% hanggang 37% simula noong 2009 hanggang 2023. Samantala, ang Israel naman ay pinagmamalaki ang kanilang military budget para sa 2024 na nagkakahalaga na tumataginting na $24.4 billion na kung tutuusin ay halos triple sa budget ng Iran. Hindi pa kasama rito ang tinatayang $3.3 billion na military aid na pinadala ng United States sa Israel bawat taon. Mukhang sa usapan ng money talk ay lugi ang Iran, kaya sa round na ito, ang Israel ang panalo. Mula rito, magtungo naman tayo sa round 3, battle equipments. Dito na papasok ang totoong ibig sabihin ng salitang digmaan. Ano-ano nga ba ang pinagmamalaking armas ng Iran at Israel at gaano kaya ito kalakas para masiguradong mananalo sila kung sakaling matuloy ang kinatatakutang gera? Una, magtungo muna tayo sa kampo ng Iran. Hindi gaya ng ibang bansa ang nakikipag-trade o bumibili ng mga malalakas na armas mula sa ibang bansa. Ang Iran ay kilala sa pagde-develop ng kanilang sariling domestic military tank, armored personnel carriers, missile, radar, boat, submarines, unnamed aerial vehicles, at fighter planes. Ang pangunahing rason sa likod nito ay ang mga sanction na natanggap nila sa mga nagdaang taon dulot ng paglapag nila sa international peace and order dahil sa paglulungsad ng kaliwat kanang gera at pagsuporta sa terorismo. Sa panahon ng laban nila sa Iraq noong 1980s, ay kakaunti lamang ang mga bansang gustong magbenta sa kanila ng mga armas. Kaya naman, pagsapit ng 1989, ang taon kung saan nakamta ni Ayatollah Khamenei ang kapangyarihan bilang supreme leader ng Iran, ay sinimulan niyang ikomisyon ang sarili nilang mga tauhan para mag-develop ng kanilang armas. Sa ganitong paraan ay hindi na nila kakailanganing pang umasa sa tulong ng ibang bansa. Pero karamihan man sa kanilang mga armas ay gawang lokal, hindi pa rin naman nila sinasara ang kanilang pinto para mag-angkat ng mga armas mula sa ibang bansa gaya ng Russia. Punta naman tayo sa banda ng Israel. Hindi gaya ng Iran, na-enjoy ng Israel ang suporta mula sa mga kaalyado nitong bansa sa nagdaang taon. Ayon sa BBC News, tatlo sa major supplier ng armas ng Israel ay ang Italy, na bumubuo ng 4.7% ng kabuuang volume arm transfers sa Israel mula taong 2013 hanggang 2023. 29.7% naman ang galing sa Germany at 65.6% naman ang ambag ng Estados Unidos. Bukod sa ini-import nilang armas mula sa mga kakamping bansa, ay nagde-develop din ng sariling armas ang Israel. Pero hindi maitatanggi ng malaki ang ginagampan ng papel ng United States sa tumatayong pinakabigating kakampi ng Israel para mas ma-develop ng husto ang kanilang mga armas.
at teknolohiya. Ngayon, himay-himayin natin kung aling bansa ang mga malakas pagdating sa military equipments. Kung usapang air power lang naman ang labanan, ang Israel ay merong US-supplied air force na F-15, F-16, at F-35 multipurpose jet fighters. Meron din silang Heron pilotless planes na kayang lumipad ng humigit 30 hours. Swak na swak para sa mahahabang military operation dahil din sa investment ng Estados Unidos sa weapon development ng Israel ay nabuo nila ang kamangha-manghang Arrow-3 o HETS-3. Ito ay isang ex-atmospheric hypersonic anti-ballistic missiles na kayang mag-intercept o pigilan ang mga ballistic missiles mula sa mga kalaban. Ang mas naunang model naman na Arrow-2 ay kayang mag-intercept ng ballistic missiles sa mas mapapang altitude. Dagdag pa rito ang David Sling na isang mid-range defense air equipments na kayang-kayang i-counter ang mga ballistic at cruise missiles. At hindi rin papahuli ang short-range air defense system na Iron Dome na kayang dumipensa laban sa rocket ng mortars na ginagamit ng mga militar sa Gaza at Lebanon. Ang mga air defense system na ito ay nagsilbing MVP sa tinangkang missile attack ng Iran laban sa Israel noong April 13. Bukod sa air defense system, ang Israel ay pinaniniwala ang nagtataglay rin ng offensive air power sa anyo ng long-range surface-to-surface missile. Bagamat hindi ito direktang inami ng kampo ng Israel, bukas naman sila sa pagpapahayag noong 2018 na kasama sa plano ng Israel ang pagkakaroon ng isang mas pinaigting na missile force. Samantala, dumako naman tayo sa kampo ng Iran. Pagdating sa Air Force, meron lang silang iilang dosena na maaaring pumasok sa kategorya ng strike aircraft. Kabilang na rito ang mga Russian jets at lumang model mula sa US na nakuha pa nila bago pumutok ang Iranian Revolution noong 1979. Meron silang siyam na squadron ng F-4 at F-5 fighter jets, isang squadron ng Russian-made Sukhoi 24 jets at iilang MiG-29s, F-7 at F-14 aircraft. Gaya ng Israel ay meron din silang pilotless planes na dinisenyo para lumipad sa target at sumabog. Bukod dito ay nagtataglay din ang Iran ng domestically produced Bavar 373 surface-to-air missile platforms, pati na rin ang Syed at Raad defense systems. Kung sakali naman na maganap ang gera sa lupa, ang Israel ay may pinagmamalaking tank fleet na binubuo ng at least 2,200 tanks na may pinakabago at modernong disenyo. Parte rin ng kanilang arsenal ng mga tangke ang 5th Gen Merkava Barak 5 na isa lamang naman sa pinakamabangis na armor vehicle sa buong mundo. Samantala, ang Iran naman ay may kabuuang bilang ng 1,634 military tanks, 2,345 armor combat vehicles, at 1,900 rocket launchers. Kaya lang, karamihan sa mga tangke ng Iran ay mga lumang model at medyo outdated na. Ang masasabi lang na pinakabagong tangke ng Iran ay ang Karar ay siguro ay tatabla sa iilang mas magandang tangke, pero hindi ito ang kasing husay kung ikukumpara sa Merkava tanks ng Israel. Panghuli, ikumpara naman natin ang Navy Force ng dalawang bansang ito. Sa panig ng Israel, ang kanilang Navy Fleet ay binubuo ng 7 corvettes. Kabilang na rito ang Za'ar 5 at Za'ar 6 class. Meron din silang 8 missile boats o Za'ar 4.5 class. Sunod ay 5 Dolphin class submarines na armado ng Popeye cruise missile. Isang turbo Popeye na may na-range na pumapalo mula 200 kilometers hanggang 350 kilometers. Launchable din ito underwater sa pamamagitan ng torpedo tubes. Bukod dito, meron din silang German diesel electric subs na ideal para sa coastal operation dahil hindi ito gumagawa masyado ng mga ingay. At syempre, meron din silang 45 patrol boats at 2 support ships.
Kung titignan naman ang pwersa ng Iran, ang kanilang Navy Fleet ay pinubuo ng 6 na frigate, 3 corvettes, 34 submarines, at 88 patrol vessels. Ang kanilang submarine arsenal ay binubuo ng Russian-made Kilo-class. Mukhang sa round 3 ay tila magtatabla ang dalawang bansa dahil medyo dikit na pwersa ng kanilang mga armas pandigma. Pero meron pang natitirang bagay na kailangang ikonsidera para malaman kung sino nga ba ang maaaring manaig sa laban na ito. Ito ay ang presensya ng nuclear weapon. Sa kasalukuyan, tanging ang Israel lang ang may confirm na nuclear weapons. Nagtataglay sila ng 90 nuclear warhead at fissile material stockpiles na umaabot sa 200. Samantala, ang Iran naman ay matagal nang pinaghihinalaan na nagde-develop ng sarili nilang nuclear weapon, pero wala pa ring malinaw na pahayag ang kampo nila kung totoo nga ba ang mga aligasyon na ito. Basta ang sigurado lang na gaya ng Israel, meron ding mga nuclear research facility ang Iran. Pero kung matagumpay man nila, nagagamit ang mga facilities na ito para makagawa ng mga armas pandigma, hindi iyan ang hindi tayo sigurado. Kaya sa usapang armas, mukhang lamang pa rin ang Israel dahil sa taglay nilang nuclear weapon. Sa oras na magbagsak ng araw ang Israel sa Iran, ay tiyak tapos na ang laban. Sa 3 rounds na napag-usapan natin sa video na ito, ay mukhang lumalabas na lamang ang Israel kesa sa Iran. Ibig bang sabihin noon ay sure win na sila kapag sumiklab ang totoong gera? Iyan ang hindi sigurado dahil kailangan nating maunawaan na marami pang mga factors na kailangang isaalang-alang pagdating sa gera. Isa lamang dyan ang mga pwersang kumakampi sa dalawang bansa. Sa panig ng Iran ay nandyan ang mga terrorist groups gaya ng Hezbollah, Houthis at Hamas. Sa panig naman ng Israel ay nangunguna ang Estados Unidos at ang iba pang malalakas na Western powers. Pero sa sitwasyon ngayon at sa gera rin na sinimula ng Israel sa Gaza, ay hindi natin alam kung hanggang kailan mapapanatili ng Israel ang malalakas nitong kakampi, lalo na't umaasim na ang imahe ng kanilang bansa sa publiko. Kung iisipin nating mabuti, ang totoong nagwawagi sa gera ay ang mga bansang kayang manatili hanggang dulo. Ito ang tinatawag na war attrition. Kung sinong bansa ang may pinakamatatag na ekonomiya, military resources at geographical advantage, sila ang tunay na makakakuha ng huling halakhak. Ikaw, sino sa tingin mo ang mananalo sa dalawang bansang ito? I-comment mo lang sa iba pa. Maraming salamat.